Alright, kamusta mga boss? Welcome po sa aking munting channel, ano? Salamat po sa pagdalaw. Para po doon sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe po mga boss. Paki-click na rin po ang notification bell para po ma-notify kayo in case may mga bagong videos po tayo, ano? Anyway guys, ang topic po natin ngayon ay itong financial literacy, kung gaano ba ito kahalaga sa ating buhay, no? Kahit ikaw ay isang binata, dalaga, may asawa, matanda, mahalaga ba itong financial literacy, no? So, sana po may matutunan po kayo ngayon sa aking isishare, no? Before we start, para po may guidance tayo sa ating mahal na Panginoon, no? Manalangin po muna tayo. Ito pa ay dasal na ginawa po ng aming mentor na si Brother Bo Sanchez, The True Millionaire's Prayer. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others. But because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. And today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. So sana guys, na-bless po kayo doon sa aking munting prayer, ano? So welcome po sa ating topic na yun po, the secret to saving and building your future. But beforehand, nais ko po munang ipakilala ang aking sarili, ano? So ako nga po pala ay isang marketing director ng International Marketing Group. Ang ating pong topic, dito po siya naka-focus ngayon, ano? Sa healthcare, protection, debt management, emergency fund, investment, and so on and so forth. Mamaya po guys, isa-isahin po natin to. By the way guys, ako po isang OFW. 7 years na po ako rito sa South Korea. Dati po, isa po akong happy-go-lucky person. Thank God dahil nakilala ko po si IMG. At nabago po yung mindset ko. Dating happy-go-lucky, ngayon po happy na lang po. Happy in the sense na meron na akong financial knowledge kung paano palalagoy na aking pera, paano ang tamang pag-iipon, paano ang tamang pag-i-invest, and at the same time, alam ko na rin po kung gaano ka-significance ang pagkaroon ng protection at healthcare sa ating buhay, ano. Ako po isang breadwinner, ano. Dati po, ang aking asawa isang OFW din po, ano. Isa na rin po siyang member ng IMG, no? So tara. So, alam nyo guys, si IMG po, dahil po sa kanyang puso para makatulong po sa ating mga Pilipino, dati-rati po, ang kanyang goal lamang po ay magkaroon ng 1 million financially literate na families sa this year, ano? 1 million lang po. Pero na-reach na po natin yung 1 million. Ito na po ngayon yung ating bagong goal na sana magkaroon ng 30 million families na financially literate, ano, sa taong 2030. So guys, sana maging part po kayo sa aming campaign na ito. Dahil po ang financial education hindi po sa option kundi isang necessity. When we say necessity guys, ito po isang pangangailangan talaga. International Marketing Group is committed to educating and empowering 30 million families by the year 2030. So, how important is financial literacy? So, for me guys, nung hindi pa po ako kabilang sa International Marketing Group, itong mga salitang ito, hindi ko po talaga ito alam. So, the moment na nakilala ko siya, MJ,
doon ko po na-realize na kapag ikaw po ay walang knowledge about financial literacy, kahit po gaano kalaki ang iyong kinikita, ay maubos at maubos din po yan. Totoo po yan, guys. Napakahalaga po nito. So, we need to know how to prepare, to protect, prevent, and preserve. So, when it's a preparation, guys, it's a long process, ano? So, kung tayo pa ay bata ngayon, binata man or dalaga, dapat paghandaan natin ating kinabukasan, ating retirement, kumbaga. Kaya dapat kung ano man yung perang ating kinikita, dapat marunong tayong mag-protect nito. And at the same time, marunong tayong mag-prevent para mawala ito. And at the same time, marunong mag-preserve, guys. You know? So most people don't plan to fail. They just fail to plan. Totoo po yan. Yan po yung sinasabi ni John Bickley, ano? So no one plans to fail, but why people fail? Alam niyo po ba ang reasons? They fail to plan. Walang plano. Or they have a plan but fail to take action. Meron naman, kaya lang hanggang plano. Or they executed the plan but the plan is wrong. Merong planong nagawa, i-execute the plan, kaya lang ang planong ginawa ay mali. So guys, ganito po dapat. Una-una, dapat meron po muna tayong education. Dapat mag-inquire po muna tayo ng mga information, mga right informations. So, kung intact na po sa ating sarili, meron na po tayo noon, that's the time na we make a decision para magkaroon po tayo ng tamang plano. And then, right action will follow. So kapag mayroon tayong tamang plano, tamang action, sigurado po, ang direction po natin tatakin ay tama din po. And of course, ang result po nito ay siguradong tama at positive po. So, challenging future, mga kapatid. Ano-ano ba yung mga posibleng kakaharapin natin pagdating ng araw. So, tara, isa-isa natin, guys. Nangunguna na rito yung uncertain labor market. Why? Kasi po sa panahon ngayon, high-tech na po ang high-tech na ang mundo. Most companies, lalo na sa mga industrialized companies, like South Korea, nandito ako sa South Korea pa lang ngayon, ano? America, and so on and so forth, gumagamit na po sila ng mga powerful software. Yung iba po, instead na tao yung nagmaman sa tumatao sa mga company, ang ginagawa po nila ay nag-aano na lang po ng mga robot. Robotics, kumbaga, automation yun po. So, automation and powerful software continue to replace more workers. So, itong unang challenge po sa atin, guys, kapag hindi po natin ito mapaghandaan, pagdating po ng panahon, pagdating ng araw, napakalaking problema po ang kakaharapin natin, no? So, second, low savings and high debt. Some people are forced to work beyond the age of 65 years old just to survive. Totoo po ito, guys. Kasi po, alam nyo, I myself, example, ano? Dati-rati, nung hindi ko pa nakilala si IMG, napakababa po ng savings ko talaga. May utang din. Pero sa ngayon, ako po mismo, tumataas po yung savings ko at na-eliminate ko na po yung utang. So sana, guys, kayo din po, ganun din po, ano? Third is high cost of education. Alam naman po natin, mga kapatid, na ang pagpapaaral po ngayon ay hindi po basta-basta. Kapag meron po tayong estudyante, meron tayong anak na nag-aaral sa elementary, ay parang na pong high school ang mga gastusin. At kung high school naman, ay parang na rin pong college ang mga expenses nito. Ano? Without proper planning and preparation, it could hurt the younger generation. So guys, sana mapaghandaan natin ito. Ano?
increasing cost of living, isa din po ito sa mga challenge natin na pwedeng kaharapin natin sa future. People have difficulty in saving for their needs because of inflation. Guys, when we say inflation, ito po yung general increase in price and fall in the purchasing value of our money. So kung dati-rati, sa 1,000 marami tayong nakakabili, as times goes by, kahit ngayon po, kukunti na lang pong ating nabibili. Kaya sana guys, paghandaan natin ang future, no? So, dahil doon sa mga challenges na yon, ito po ang posibleng mangyari sa atin. Or ito ay based sa studies po, no? Sa Pilipinas po ito. Long-term effects of financial ignorance. So, nangunguna na rito, 30% forced to work ng mga elders po natin. So, si nanay, napakaswerte na nga ni nanay dahil ito lang kanyang trabaho. Titinda, nakaupo, how much, kung ikumpara po natin sa mga tao, in a far away places, ano, yung mga nasa probinsya, ano, pupuhat, kung ano-anong ginagawa, mabibigat, nagsasaka, yun po, dahil po, hindi po nila napaghandaan ang kanilang pagtanda. So, 40% naman ay dependent on children. So, okay lang naman yan na ano tayo, kasi may mga anak, nakagis na kasi natin yan, but guys, hanggat maaari guys, huwag na tayong umasa sa ating mga anak. Kung ngayon pa lang, we have the capacity, meron tayong chance na magtrabaho para kumita, mag-ipon at mag-invest, gawin na natin. Huwag na tayong maging pabigat sa ating mga anak pagdating ng araw. Kasi po, ang ating mga anak, pagdating ng araw, magkakaroon din po sila ng responsibilities. So baka maging dagdag lang po tayo sa problema ng ating mga anak, ano? Huwag naman po sana. And then, 20% abandon. Iniiwanan lang sa mga bahay ampunan. Buti nga kung ganito mangyari, iniiwanan sa mga bahay ampunan. Yung iba nga dyan, base sa mga nababalitaan natin, napapanood sa TV, nababalitaan sa radyo, yung iba po ay iniiwanan na lang kung saan-saan, sa ilalim ng tulay, sa mga kasagingan, alsada, yun po yung worst doon. Gusto nyo ba na ganun po yung kasasapitan natin pagdating na araw? Of course, hindi. Kaya ngayon pa lang, guys, habang bata tayo, dapat paghandaan po natin ating pagtanda. And then, 8% po ang umaasa po sa pension. Ano-ano ba yung mga pension? So, nangungunan dyan ang social security system, no? So, ang social security system po ay owned by the government, ano? Napakaganda naman po ang hangarin ng gobyerno. Kaya lang po, hindi po ito sapat para sa ating mga pangangailangan pagdating ng panahon, pagdating ng araw. So, 2% lang po ang financially independent. So, sana guys, as habang kayo'y nanonood dito sa aking video, ano, sana matulungan nyo ang ating bansa na itong 2% po ay mapataas po natin. Maiangat po natin at sana maging kasama kayo doon sa mga tao na magiging mga financially independent, ano, para pagtanda natin masaya, wala nang hassle, hindi na tayo maging problema sa pamilya natin. So, let's go now, tapos na po tayo ron. Dito naman po tayo, the four basic financial concepts. Ano-ano ba ito, guys? X-curve, abundance formula, rule of 72, and then solid financial foundation. So ito po yung four basic financial concepts, guys. So isa-isahin natin how X-curve concept works, no? So tara, isa-isahin natin para maintindihan po natin ng maayos, no? So dito sa X-curve concept, guys, as you notice, meron pong dalawang lines, the blue line and the red line. The blue line represents the money line, and the red line represents the responsibility line. So habang bata tayo, guys, wala po tayong masyadong ipon. Yan. But our responsibility is very big, napakataas po. So ano-ano ba yung ating mga responsibilities? Nangunguna dyan yung pagkain, shelter, clothing, education, health, debts, and loans, di ba?
So, ito po yung mga panahon kung saan meron po tayong active income, ano? Baga, we as young people, we work hard for the money. So, ang purpose po ng X-Curve concept na ito ay mapaintindi po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, na importante po na habang mas maaga ay mapataas po natin ang ating money line para pagdating po ng ating katandaan or during our retirement years ay hindi po tayo mamubrima. Bakit po? As you notice, ang ating needs ay permanent. Pero ang ating income permanent po ba? Sigurado pong hindi. So dapat, habang bata tayo, unti-unti nating mapaangat ang ating money line. Dapat meron po tayong passive income. Dapat merong pera na magtatrabaho para sa atin. Diba? Kasi dito sa ating pagtanda, ang nangungunang problema rito, hindi yung pagkain eh, itong health eh. Diba? Pag tayo po'y matanda na, dito na po maglalabasan yung iba't ibang klaseng sakit. What if wala tayong naiipon? Happy-go-lucky tayo? Gusto ba natin maging pabigat tayo sa ating pamilya? Diba hindi guys? So kaya dapat, ingatan natin ang ating sarili guys. Sad to say na ang healthcare po, pagdating sa usapang healthcare, tayong mga Pilipino po ay parang mga bingi. Hindi natin ito binibigyan ng halaga. Nalalaman lamang po natin ang halaga nito kapag tayo na po ay nagkakasakit na. So sana guys, naunawaan nyo itong illustration na ito. Kasi po sa buhay natin guys, mayroong dalawang risks. Una na rito, what if we die too soon? Pangalawa, what if we live too long? So if we die too soon guys, dapat meron tayong protection sa ating pamilya. Dapat meron tayong life insurance. Kumbaga ano to eh, income replacement, instant money kumbaga. Para kung tayo ay may mga pangarap sa ating pamilya, pangarap sa ating mga anak, gusto nating mag-abogado, mag-engineer, hindi kasamang mamamatay natin ang mga pangarap dahil meron silang mapagkukunang pera dahil meron kang life insurance. So, diba? And at the same time, guys, ang mahalaga rin po ang life insurance eh. Bakit? Eh, kasi guys, kung wala kang life insurance, how can the family survive, diba? Sa pagkain na lang. Eh, kung may mga utang ka, pambayad din ito. Kaya dyan sa mga may mga namatayan sa during burol, yung mga namatayan, dalawa yung sakit. Dalawang problemang naiiwan sa kanila. Ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Pangalawa, yung utang, posibleng utang na iniwan. Diba? Gusto ba natin nun? Diba? Hindi. Kaya dapat natin paghandaan. Hindi po natin alam ang ating buhay. Tanging Diyos lamang po ang nakakalam. Pero mas maigi na pong handa po tayo. And what if we live too long? Problema ba ito? Yes guys, problema ito kung noong kabataan mo, ikaw ay waldas. Hindi ka marunong mag-ipon, hindi ka marunong mag-invest. Wala kang pakialam sa mundo. Problema ito guys. Kaya dapat, habang bata, you need to protect yourself. Dapat meron tayong long-term healthcare guys. Dapat meron tayong investment para meron tayong makukuha, madudukot balang araw, di ba? So, yun po yung X-Curve concept guys. Sana malinaw po sa atin yon. Pangalawa naman, itong abundance formula. Ano ba itong abundance formula? Ano ba ang significance nito sa ating buhay? When we say abundance formula guys, ito ay halimbawa lamang po na formula ha. Pagkatanggap po natin ng sahod, dapat ibawas ka agad natin ang 30% na savings. So, 30% na savings, dyan po yung tithes, 10% and 20% para po sa investments. Bakit mahalaga po ang tithes? Dahil po ang lahat ng ating mga biyayang natatanggap ay bula po sa Panginoon. Kaya dapat marunong din po tayong magbalik. No? So guys, ang tithes po, hindi lang po yung sa simbahan, kundi
kapag mayroong mga tao kayong tulungan, rikta, pwede rin po yun. It's also a form of tithes into the percent investment. So ang tira po dyan, na 70%, yan po yung para sa expenses natin. But take note, 50% po dyan ay dapat yun po yung pupunta sa mga needs natin, mga pagkain, mga necessity sa bahay. 20% lang po yung para sa ating mga luho or sa ating mga wants, mga gadgets, ganun. Yun. So, making saving a priority. So, what if priority mo yung pagsisave, ano? Like, for example, meron kang monthly income na 15,000. If you try to get the 20% of it, that is 3,000, ano? So, in a year, yun po ay 36,000. So, what if kaya mong magtipid? I mean, kaya mong mag-ipon ng 36,000 ng sa loob ng 10 taon, magkano ang perang abutin mo? 360,000. Napakaligi po niyan, guys. And so on and so forth. How much more kung kaya mo pang mag-ipon hanggang 21, hanggang 38 year. Di ba napakaligi ng ano niyan, ng napakalaki na po ng halaga niyan. 3,000 lang po yan, amant ha. So later, guys, itong savings natin na 3,000, we will compute it kung just in case ipasok natin sa isang investment vehicle ano, na nagbibigay na magandang percentage o tubo sa ating pera. So how much can you save? So dito naman sa mga simpleng paggastos natin, nangunguna na riyan ang soft drinks. So kung ikaw ay mahilig sa soft drinks, like for example, ang isang can ay 25 pesos, twice a day kang umiinom, sa isang buwan, ang gastos mo ay 1,500, sa isang taon, 18,000. Pangalawa, coffee. Sinong mahilig rito ng ano, ng Starbucks? Ako pang 3-in-1 lang ako eh, kasi mahal. So 20 pesos, like for example 20 pesos isang baso, so isang araw tatlong beses ka umiinom ng kape, so that is 1,800, di ba? And then sa isang taon, that is 21,600, and so on and so forth. What if marami kang bisyo, nagsisigarilyo, iinom, pumatay ka pa ng luto, extra phone bills, gimmick rito, gimmick doon. Ito pa ang problema ng mga babae. Yung sa pagpapariban, pagkulot, nagpapa-straight, pag-istangbok, nagpapakulot. Buti na lang talaga, hindi ako naging babae. Kasi kung babae, naging babae ko, malaking problema talaga magastos. Guys, so ito po yung simpleng paggastos natin na di natin namamalayan, na kung itututal natin, lilista natin, napakalaki po. Mamaya, itong mga ito, titingnan natin kung magkano abutin ito kapag ka-invest natin ito sa investment vehicle, ano, nang bibigay ng maayos na interest rate. Ano. So, tapos na tayo doon sa abundance formula. So, let's go now for the rule of 72. Ano ba ito? Rule of 72 was discovered and formulated by the late Sir Albert Einstein. Ito po yung sekreto ng mga mayayaman, ano? Pag-golf-golf lang, pasyal dito, pasyal doon, ito po yung sekreto nila. How long will it take to double my money? So dito po ay merong formulang ginagawa ay pinormulate si Sir Albert Einstein. So 72 divided annual interest rate is equal to the number of years na magdo-double po yung pera natin. How it works? Example. So meron kang ano tawag nito? Meron kang 100,000 sa edad mo na 29. Merong nakapagsabi sa iyo na invest ka rito kasi nagbibigay ng 4%. So meaning to say 72 divided 4 kasi 4% is equal to 18. Meaning to say 18 years magdo-double yung pera natin. So ilang 18 years ba meron tayo? So tingnan natin example ha.
So 29 plus 18, 47 plus 18, 65. So kung meron kang 100,000, invest mo sa 4%, pagdating ng 65 years old, ang pera mo ay magiging 400,000 pesos. Enough na ba ito para sa ating retirement? Siguradong hindi. Second example natin, merong nakapagsabi sa iyo na invest ka rito kasi nagbibigay ng 8%. So, meaning to say, 72 divide 8 is equal to 9. 9 years magdodouble yung pera mo. So, same age, 29, merong 100,000, nag-invest siya sa 8% na interest rate. Ano? Pagdating niya po ng 65 years old, ang pera niya po ay nagiging 1,600,000. Wow! Malaki! Pero hindi pa rin sapat for me, para sa ating retirement. So, ito yung pinaka-the best, guys. Ito po yung ino-offer namin. Talagang gusto naming paglaanan nyo ng pansin. Mostly, ito yung ano, mutual fund. Bakit po? Ang mutual fund, nagbibigay po siya ng 10-12% na interest rate per annum po yan, guys, ha? So, let's try to look at this example. Ano? Age 29, same amount, 100,000. 29 plus 6, 35, 35 plus 6, 41, and so forth. So, pagdating niya po ng 65 years old, ang pera niya po ay nagiging 6,400,000. Ito siguradong enough na para sa ating retirement. So, actually guys, itong mga examples na ito, ito po yung example ng ating rule of 72 or yung the power of compound interest. No? Yun po, 4% dati, banks. 8% ito yung government government bonds, ano? May impito, yan, nagbibigay sila. Itong 12%, 10-12%, ano pa ito, mutual fund. So, sana guys, malinaw po sa inyo ito, no? So, tingnan natin yung difference, ha? So, kung ikaw nag-invest ka sa bangko ng 100,000, si bangko naman nag-i-invest dito sa mutual fund. So, ang pera mo, kumita ng 6,400,000, ang binigay sa iyo is 400,000. Makatarungan ba ito, guys? Siguradong hindi. By the way, guys, ang mga banks po, they are the legal scammers. Legal po sila, guys. Legit sila. Di lang, sa mga di po nakakalam, yun po ang sekreto ng mga bangko. Pagdating ng taon, tapusan ng taon, December, tuwang-tuwa tayo dahil binibigyan tayo ng payong, kalendaryo, sombrero, bullpen, and so on and so forth. Tuwang-tuwa tayo, di lang natin alam na napakalaki pala ng kinita nila sa pera natin. So guys, ngayon guys, may alam na kayo. Sana may na-embag ako sa inyo pagdating dito sa topic na ito. No? So mag-invest ng tuloy-tuloy. Yung tinatawag na money cost averaging. Get rich slowly. So, kung kaya mo mag ipon ng 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, 10,000 and so on and so forth. Imagine guys, sa 1,000 lang in-invest mo ito sa isang investment vehicle na nagbibigay ng 12%. Sa 5 years, 82,000 na yan, 486. How much po kung kaya mo hanggang 20 o 30 years, 3 million na yan. Diba? 12% yan. How much mo ito? 2, 3, 5, 17. Diba? Paano na kaya kung kaya mo mag-ipon ng 10,000, no? O yung 10,000 in 12% in 5 years time, ang maging pera mo ay 824,864. How much po? Kung kaya mo pa yung paabutin yan, ito 10, 13, 15, 20, and 30 years. Diba? Napakalaki na po niyan, guys. So, lamang ang may alam, no? So, kanina, may binigay ako example, no? Ito yon, yung 15,000 na monthly salary. So, kinuha natin yung 20% na 20% dito, that is 3,000. So, ang yearly saving is 36,000. So, if you try to invest it in a certain company na nagbibigay po ng 1% na interest rate per annum, in 30 years time, ang pera po natin is 1,262,000. 1% lang po yan. How much more kung inaral mo, pinag-aralan mo, nagtiyaga ka, nag-invest ka na ng knowledge sa iyong sarili para paano mag-invest. Inalam mo yung mga kumpanya na mga legit companies na nagbibigay ng mataas na interest rate. Kaya nito, 12%.
So ngayong 3,000 lang a month, 36,000 a year. Pagdating ng 30 years, kung in-invest mo yan sa isang investment vehicle na nagbibigay ng 12%, tumataginting na 10,589,741 pesos yan, kapatid, pagdating ng 30 years. So, saan ka pa? So, kaya guys, dapat alamin, mag-aral tayo. Mag-invest tayo ng knowledge sa ating sarili. Importante yan. So, kanina guys, ito yung mga simpleng paggastos natin na hindi natin namamalayan na bumubutas pala sa ating bulsa, no? So, sa soft drinks, isang taon, 18,000. What if in-invest mo yan? Yung 18,000 na yan sa isang investment vehicle na nagbibigay ng 12% interest rate per annum, yung sa 20 years time, umaabot siya ng 1.5 million. Dahil lang dyan sa soft drinks na yan, kape. Yan, ano pa ba? Ito. Itong sa mga babae, no? Ang annual cost, 24,000. So, kung i-invest natin yan sa isang investment vehicle na nagbibigay ng 12% interest rate per annum in 20 years time, tumataginting na 2 milyong peso yan, guys. So, sa ngayon, guys, napakalaki pong knowledge na napakalaki pong information ito, guys, para sa inyo, no? Sana bawasan natin yung alamin natin, ilista natin yung mga simpleng paggastos natin, baka dahil dito kaya tayo namumulubya, no? Imagine all these examples, guys, kung inaano mo ito lahat, kung tampo ka sa ano na ito, di ba? Paano ng pagtanda, di ba? So, we're done with the rule of 72. Let's go now for the solid financial foundation. Ano ba ito? How it affects our lives in our future. Alright? Solid financial foundation. So, nanguna na dyan, guys, yung healthcare, of course. Choosing the right healthcare. So, dito sa IMG, guys, ang partner po natin sa pagdating sa long-term healthcare ay itong si Kaiser, no? So, kinds of healthcare, una, ipapaliwanag muna natin. Ano ba yung mga, yung iba't ibang healthcare, no? So, meron tayong tinatawag na HMO. Ito yung healthcare natin na binibigay ng ating company during our productive years, during our employment, ano? So, kung familiar po kayo rito, these are some of those healthcare na ginagamit ng ating mga company sa Pilipinas. I'm not that sure kung alin po rito ang sa ngayon ay okay pa po, no? So, yung sa company po, guys, ay ano lamang po yan, short-term healthcare. So, pag wala tayo na sa company, of course, o walang amo, walang company, walang employer na magre-renew ng ating healthcare. Wala. So, paano na ang ating ano, ang retirement or unproductive years? So, dito na ngayon papasok yung long-term healthcare ni Kaiser. So, si Kaiser, International Health Group Incorporated, it's an HMO with health saving account with fixed premium po ito. Meaning to say, kung ano yung babayaran mo right from the start hanggang matapos ka ng 7 taon, ay naka-fix po ang iyong babayaran. If we try to compare it to other healthcare companies, iba po ang kanilang procedures, ano, and at the same time, ang kanilang payment, ano, payment scheme. So, dito po sa Kaiser, guaranteed po ang renewal. So, cover po dito mula sa ating productive years, mga panahong tayo kumikita, hanggang sa mga panahong tayo hindi na po productive. So, napakaganda po nito, guys. So,
Yun po si Kaiser. Napakaganda po dito guys, yung Kaiser. So si Kaiser guys, meron siyang short-term healthcare, merong long-term healthcare, merong life insurance, meron ka na rin ditong savings and investments. Para siyang kape na 4-in-1, 3-in-1. Ang kape 3-in-1, ito 4-in-1. So, ibig sabihin, si Kaiser po, hindi lang siya purong healthcare, kundi meron ka na rin life insurance rito at meron ka na rin investment side. So, di ba? Napakaganda. So, think about this. Medical costs doubles every 5 to 7 years. Totoo yan. A lot of sick people die not because there is no medicine, but because of no money. You cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire or resign. Of course, naman wala namang company. Kapag hindi ka na-connected, ay binibigyan ka pa rin ng healthcare, di ba? Traditional healthcare company that covers ages 61 and up. Yun po ang totoo dyan. Most people rely on their children or sell properties or borrow money for their medical needs during retirement. Gusto ba natin dito? Gusto ba natin maging pabigat sa ating pamilya, yung mga anak? Imagine guys, ang ating mga anak, hindi po siya ang ating emergency fund. Totoo yan. Hindi natin sila pwedeng gambalain kasi sila din po ay magkakaroon ng kanya-kanyang mga responsibilities or pamilya. Diba? And majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. Ito po yan guys, isang malubang sakit lang. Kapag wala kang healthcare, lahat binta, pati brief mo binta, sigurado yan. Kaya dapat habang we have the capacity, kumikita tayo, may trabaho, paglaanan natin ng pansin ang pagkakaroon ng healthcare. So kung interesado tayo kayo rito guys, pwede nyo akong i-message. Yun po ang healthcare natin. Pangalawa naman, itong life insurance. So mahalaga ba ang life insurance? Of course. Life insurance, in case you can't be there to catch them, make sure you live as if in it. Ito yung sasalo sa iyong responsibility, sa responsibility ng isang breadwinner just in case mawala siya, di ba? So you need life insurance to protect your family if you die too soon, to replace your income, to finance your children's education, to pay state tax, yung sa buwis, a milyar. Yan, isa sa mga gamit nito. And instant money also, ito guys, para sa iyong pamilya, no? So, hindi sila magugutom, yung mga anak ay makapag-aral ng maayos matapos nilang kadalang pag-aaral nyo, no? And, pambayad ng utang, of course. Yan po ang purpose ng life insurance. How much do we need life insurance? Magkano nga ba? So, beforehand, before we proceed, alamin po muna natin itong dalawang ways to compute. So, una na rito, itong tinatawag na income replacement. Assuming you don't have responsibilities. The income replacement dime method. Assuming you are a breadwinner, you have debts to pay, children to send to school, and so on and so forth. So, dito sa income replacement, guys, example. Income replacement is equal to yung annual income multiplied by 10. Ang ano natin is 10 years. So, halimbawa, meron kang 20,000 a month income. If you try to compute it into 12, ang result po niyan is 240,000. Yun po yung annual income mo. Times 10, 10, means 10, 10 years. So, 2.4, money needed to work for you. So, ito po dapat perang magtatrabaho para sa'yo. So, dahil may knowledge ka na, inaral mo, nagkaroon ka ng alam na company, na legit na company or investment vehicle na nagbibigay ng 10%. So, ininvest mo ngayon yung ano mo, yung 2.4 million mo. So, 2.4 million multiplied by 10%, that is 240,000 pesos. So, meron ka ng living on interest, no? So, if we divide it by 12, so, 20,000 per month. So, kuha. So, magkano ang income mo dati? So, dahil in-invest mo siya, ito yung monthly income replacement mo. So, sana may natutunan kayo, no? Ito naman, hypothetical. Ito yung tinatawag na dime method. What if
maling utang mo, ang income protection mo, kailangan stupid 4 million, mortgage 1 million, education 2 million. So total protection needed is 5.9 million. So guys, yun po ang ano ang kailanganin mo. Therefore, if you love yourself and your family, go and get yourself protected. Dapat kumuha na ng life insurance. So dito po sa IMG po, ang partner po natin na life insurance, ito po yung under kay Manila Bankers, ito yung MOS 18. So yung tinatawag na multiple options super term. Napakamura na po nito. Ito po yung pinakamurang life insurance sa Pilipinas. Meron na siyang safety. Of course, meron siyang protection. Tax advantage, tax-free po ito. And may growth dahil po, ang pera pong dito sa MOS 18, meron din itong PDF, ano, pwede kang makulog doon where, kung saan ang ano naman ang Manila Bankers ini-invest din nila sa mga mutual fund companies. At dito po sa MOS 18, ang pera mo rito, pag naglagay ka ng pera sa PDF mo, hindi po siya magne-negative. Pag i-compare po natin sa mga mutual fund companies, no. Ito po yung mga pricing niya, guys. So like for example, kung ikaw ay may anak na 5 taon, po pwede mo na siyang kuhanan ng life insurance. So like for example, 250,000, ang yearly premium lang niya is 1,212. Guys, ano po ito ha? Yearly ang premium nito. So napakamura. So dito guys, kung kukuha tayo ng life insurance na 250,000 lang at 1 million, medical certificate lang hinihingi nito. 2.5 pataas, full medical po ang hinihingi nila. So ang sa akin po rito, kumuha pa ako ng separate na life insurance. 38 ako kumuha noon eh. Ang yearly premium ko is 19,250. So aside dun sa life insurance na makukuha ko doon sa healthcare ko, sa Kaiser, meron din akong kinuhang separate dito. Lamang po ang may alam. And at the same time, mas paigi na yung naninigurado tayo, diba? Kung interesado po kayo rito, pwede nyo rin po akong i-message sa YouTube channel ko. Sasagutin ko po kayo, no? Nang mula sa aking puso at mula sa aking knowledge. Ano? So third, dito sa ating pag-build ng solid financial foundation, ang debt management. Dapat guys, marunong tayong mag-differentiate ng utang. Ano ba yung tinatawag na bad debts? At ano ba yung tinatawag na good debts? Simple lang. When you pay for it, takes money on your own pocket, that's considered bad debt. Kung bumibili ka lang, wala namang in return na bumabalik sa yung pera, ano yan, masamang utang yan. Kung kumbaga nangungutang ka lang, pambili mo ng loo, walang babalik sa'yo. Bad debts yan. Pero kung nangungutang ka, pagdating ng isang buwan, or somehow someday na tumutubo siya, that's good debts. So simple as that, mga kapatid. So eliminate bad debts. Debt can turn into a disease. It could control your life, diminish your happiness, limit your freedom. Totoo yan. Kapag ang isang tao po ay may nangungutang, lalo at nakatira sa isang subdivision, hindi po niya alam sigurado kung saan siya sa dadaan. Paano pag sa kanan meron siyang nautangan, dito may nautangan din, saan siya sa dadaan? Kaya nababawasan po ang kanyang kalayaan. Pwera na lang siguro kung aswang siya, lilipad na lang siya para di niya makita yung pinagkakautangan niya. Joke lang po. Yun po. Third is emergency fund. Ito po yung pang-apat na bagay na dapat alamin natin sa pag-build ng solid financial foundation. Alright? We have to prepare for ano ba yung mga emergency scenario sa ating buhay. Loss of job. Kapag tayo nawala ng trabaho, kung mayroon tayong emergency fund, meron tayong maduduko. At by the way guys, itong emergency funds na ito ay nakatabi lamang po ito sa banko. No? Dapat ito ay nakaano sa inyong debit card para in times of crisis or emergency, meron kayong mabilis na ma-withdraw. No? Yan. Isa po ito sa example. Loss of job, emergency hospitalization, yan po. Dapat hindi lang emergency, dapat may fund din. Then calamity, ito po yung worst.
Kasi tayo mga Pilipino, napakarami pong kalamidad. Yearly ang dumadaan sa atin. Hindi na natin mabilang kung ilan sa isang taon ang dumadang pagyo sa ating bansa, no? So, kung wala kang emergency fund, ang gagawin mo ngayon, sisisihin mo ang gobyerno, where in fact, hindi naman nila kasalanan yon, di ba? May dapat mismo sa ating sarili, tayo ay mag-prepare, no? Nang sa gayon, ay hindi tayo magutuman, di ba? Wala tayong sisihing tao kasi tayo po ang may gawa ng ating kinabukasan. Kung ano man yung sitwasyon natin ngayon, hindi natin pwede isisi sa gobyerno, ano? Tayo mismo ang salarin dyan, tayo mismo ang may responsibility. And of course, kung may makunti-kunting sira sa ating bahay, meron tayong madudukot na pera, no? Pampili ng mga materyales. So, having emergency funds of about 3 to 6 months of your total expenses will free you from financial stress. So, start by saving at least 1,000 a month. So, for me guys, kung ikaw ay binata o isang single, ano, siguro meron kang naka-standby na fund or emergency fund na worth 3 months of your salary. Yun, siguro ano na yun. Kung 3 months or 6 months, mas maganda yon. Kung ikaw naman may asawa, gawin mo ng 1 year ang emergency fund mo. Kasi kagaya ngayon, mayroong pandemic. Diba, isang taon na ito. So, paano na lang kung wala ka? Diba, wala kang emergency funds? Paano pamilya mo? Gutom nga nga, diba? Kaya dapat, maghanda tayo, mga kapatid, no? So, yun po yung purpose ng emergency funds. So, investments. So, ito po yung pinakahuli dapat. Hindi po tayo pwedeng mag-invest lang muna. Diba? Hindi tayo pwedeng mag-invest kaagad habang wala tayong healthcare, life insurance, maraming utang, walang emergency fund. Bakit? Like for example, meron tayong investment at 200,000. May na-hospital sa pamilya mo ngayon. Yung investment mo dyan, saan mapupunta yan? Yung 200,000, yun lang din mong makukuha mo, pwede mong i-withdraw, diba? Pambayad mo sa ospital. Diba guys? May investment ka, wala kang life insurance. Okay, what if sinawing palad, kinuha ka ni Lord bigla, what will happen to your family? Diba? Kung 200,000, 200,000 ang maiiwan mo. Whereas kung meron kang life insurance, diba? Ito pa paano mabawas-bawasan yung hapdi at kirot na mararanasan na yung pamilya? And at the same time, dapat marunong kang i-manage yung utang mo. May emergency fund ka din dapat bago ka mag-invest. Ito po yung tamang procedure, guys, ng pag-build ng solid financial foundation. Yon. Building day should be mula sa baba pataas, no? So, investments. Ba kailangan nito mag-invest? Saan naman? At paano? So, ngayon, guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-invest, no? Why we need to invest? So, unang-unang rason na dyan, to overcome the inflation. So, kagaya ng sinasabi ko kanina, when we say inflation, ito yung general increase in price and fall in the purchasing value of our money, di ba? So, kung di natin intindihin ito, guys, kung di natin ipagsawalang kibulamang natin ito, malaking problema po pagdating ng araw. Kaya kailangan natin mag-invest to overcome the inflation. And also, kailangan natin mag-invest to achieve our goal. Ano ba yung mga goal natin? Depende po sa inyo guys kung ano yung mga goals, no? So, what are our goals in life? Ang goals natin, pwede itong healthcare, no? Healthcare natin para ayos. Walang problema pagdating ng araw. Papa, kung tayo may anak ngayon na maliit pa, pang-kalis niya, hindi na natin problemahin kung meron tayong nakatabi, di ba? Meron na tayong investment. Yun. Kung mayroon tayong dream house, mabibili natin. Ito po yung ilan lamang po sa mga goals na alam natin, ano. So, kung mayroon kang dream car, mabibili mo kasi nag-invest ka. Dream vacation, ano, kung gusto mong pumunta ng ibang bansa or locally sa dadalhin lang sa Pilipinas, gusto mong pumunta ng Boracay, mag-spend ka ng 1 week doon or 1 month, pwede, di ba, kasama ang pamilya. And of course, ito yung pinaka-ano, retirement.
So, simple lang po, dapat pag nag-invest po tayo, dapat meron tayong purpose. Kaya kami po, bilang isang financial educator, pag may nag-ano sa amin na gusto ko pong mag-invest, unang-unang tinatanong na namin, ano po yung goal nyo? Bakit po kayo mag-invest? Yan po dapat, kapag tayo mag-invest, dapat merong goal or goals. Diba? So, where do we invest? So, as far as I know, guys, itong lahat ng mga kumpanyang ito, mga blue chips company sa Pilipinas, familiar kayo rito. So, dito po natin siya in-invest. So, how to invest? Two ways to invest in the Philippine stock market. Una-una na dyan, direct stocks, indirect, or yung tinatawag na mutual fund. So, dito po sa ating direct stocks, ang partner po natin dyan, si Michael, ang ating broker dyan. Ano? Sa indirect naman, ito naman po si Ramper. No? Ito yung mga companies nila, Felicity, Suldivo, Philam, Atram, Sun Life, Ami. Ako po, may investment ako dito sa Suldivo Funds. So, yun po. So, example, dito sa direct stock, sa direct investing, no? Like, for example, Jollibee. Way back 1997, ang per share lang po niya is 27 pesos, no? Present, 280. Ngayon, malaki na po ito ngayon. So, kung meron kang 100,000 dati, in-invest mo sa Jollibee during 1997, the total value over money by 2017 becomes magkano na? So, 1997, 100,000, ang per share is 27, 3,073. Diba? 2017, magkano ng per share niya? Is 250. So, yung 3,073 shares mo, kung bininta mo siya last 2017, talagang 250 na 925,000. Magkano kinita mo? 825,000. Simple as that, mga kapatid. Yun lang. Diba? Dito naman sa indirect, kung wala ka namang time, kagaya ko, andito sa South Korea, walang time na mag-monitor ng stock market, no? So, might as well, mga kapatid, dito na lang tayo sa indirect. Kasi dito sa indirect, or yung tinatawag na mutual fund, mayroong professional fund managers na magmamanage sa ating mga sa ating investment, ano? Sila na pong bahalang maghanap ng mga malaking kumpanya na pag-investan ng ating pera, no? So dito, wala ka nang alalahanin. Kailangan lang natin dito, basta may goal. Ito yung pinaka-the best, a mutual fund. Ano lang, piso cost averaging, kagaya ng ginagawa ko pagdating ng araw, malaki anihin natin. So sa Felicity, indirect, ito yung sa mutual fund. Way back 1997, ang price per share lang po niya is 1 peso mahigit. Sa 2017, naging 40 na. So, napakalaki. So, kung nakapag-invest ka noon, 100,000, 1997, pagdating ng 2017, napakalaki na po. Naging 4 million pesos. Diba? So, ito po ang tamang pag-build ng solid financial foundation. Ako po, dahil mahal ko ang pamilya ko, meron akong healthcare. And at the same time, yung wife ko rin, meron din siyang healthcare. So, sa life insurance or sa protection, aside dun sa life insurance na makukuha ko dun sa kinuha kong healthcare, kasi itong healthcare nga, yung Kaiser healthcare, hindi lang siya purong healthcare, kundi meron ka na life insurance, meron din ako life insurance dun. But, kumuha pa rin ako ng separate na life insurance sa Manila Bankers. Wala akong utang, namanis ko siya, meron kaming emergency fund. Meron na akong sa investment ko naman, PDF, sa mutual funds, meron ako, sa mga bonds, meron din ako, kahit pa paano. Talagang pinaghandaan ko yung future namin kasi ayaw kong maranasan ng pamilya ko, lalo ng anak ko or maging mga anak ko, pagdating ng araw yung hirap na dinanas namin kasi kami, napakarami namin. Dati kasi wala pang financial literacy, kaya gutom talaga inabot, kaya glad to say na napasama ko sa grupo ng IMG, no? Natuto. Eh sana din kayo, mga kapatid, natuto kahit paano doon sa mga doon sa topics natin ngayon, no? So ganito po dapat ang pagbuo ng ating solid financial foundation. So you don't have the right to invest unless you are properly protected.
ito po yung sinasabi ni Sir Rex Mendoza, no? Ito po yung Vatican pagdating sa mga mutual fund companies. Protection must be in order. Health, of course, dapat una na yan. It's IMO, long-term healthcare, life insurance, accident insurance, travel life insurance, dapat nangunguna yan. Assets, yan, mga non-life, dapat ito yung tamang procedures, no? Final expense. So, hindi ka pwedeng, ano, hindi ka pwedeng kumuha ng St. Peter kung wala ka pang kung wala ka pang healthcare. Bakit? Eh, buti kung magkasakit ka, diretso ka mamatay. Kaya okay lang yan, may St. Peter. E, paano pang na-hospital ka? So, nauna po lagi si St. Luke's bago si St. Peter, mga kapatid, no? Alalahan po natin yan. So, yun po yung ano, apat na four. Ayan po yung four basic financial concepts, no? So, doon po, sana may naiambag po akong kaalaman sa inyo, no? About dito. So, education without application is just entertainment. Pero po, for me, marami kang knowledge, marami kang natutunan, pero kung hindi mo naman na-apply, baliwala rin. Diba? So matutal, applied knowledge is more important. Diba? So, si IMG po, parang one-stop shop, kompleto na siya. Ito na po yung access to major providers. Healthcare, partner natin, si Kaiser, life insurance, yan, Manila Bankers, Fidelity Life, sa investment, sa ating mga mutual funds, stock market, sa ating real estate, mga partners natin, sila po, as Indici, Ayala Land, DSI, Vista Land, Happy Nobby Infinity, General Insurance, Allied Services, ito po sila, ang latest partner natin itong Palawan. Yan, di ba? Napaganda. So, let's go now for the benefits ng kung ikaw ay miyembro ng IMG po. Actually guys, ang membership benefits po ng IMG is hindi lang 30, ngayon po 48 na. Kaya explain ko ito sa inyo, pero yung updated na ano nito, sa sunod ko na lang yan, no? So, unang-una na rito, itong financial education, of course, kagaya ng ginagawa ko, nagkakandak ng seminars, financial workshop, exclusive financial books, yun. Doon, nagkakandak din kami ng financial check-up, hindi lang po katawan, sine-check-up, kundi bulsa rin po. So, dito number 3, kung gusto niyo pong mag-exam para magiging associate financial planner po kayo, kung kayo po ay nasa Pilipinas lamang, by miyembro ng IMG, yung Sydney 5,000, 1,500 lang po babayaran nyo. Kung kayo naman ay nasa abroad, kagaya ko last time na pumunta rito, sila nag-exam, no? Sa akin po, ako din po ay isang associate financial planner. Ay po ay pumasa. So, ang binayaran na po natin ay 2,500 instead na 16,000. Diba? Napakalaking ano po ginawa. Ito po, number 4. Kung tayong miyembro ng IMG, matik na yun, meron na tayong 100,000 na personal accident insurance. How much more? Pag ginawa natin ang business side ni IMG, nagiging ano tayo, nagiging SMD, EMD, and so on and so forth, mas malaki itong ating makukuha ang personal accident insurance. Ito pa, itong Fidelity Life, ito po yung term life insurance. Ito ano, kailangan lang natin ito i-activate ito, activate itong 50,000 na Fidelity Life, magbayad tayo ng 500. Yun, IMG Vision Care, free IMG and Kaiser Friends, no? And free unlimited consultation kapag ka-member tayo, guys, ng IMG. Meron tayong free unlimited consultation sa mga Kaiser clinics, ano? Access naman, meron tayong access. Kung gusto nating magkaroon ng long-term healthcare, short-term healthcare, senior care, meron tayong access dito. Number 9, life insurance, exclusive to IMG members. Yun. Kapag member ka po ni IMG, meron ka na po access rito. Gusto pong magkaroon dito. And of course, itong number 10, kapag gusto mo namang mag-invest sa mga mutual fund companies, kapag member ka po ni IMG,
automatic na po yun. Wala pong charge. Kumbaga, kung magkano po yung pinapasok ng pera, like for example, 5,000, 5,000 din po yung shares, ang ipambili ng shares of stocks. Ano? And then dito pa, number 11, kapag ka nag-member ka na IMG, ito yung Philippine Codes, Philippine Code po ito. Ang membership pala natin sa IMG is 5,500 po pag Philippine Code. Pero kung nasa iba-ibang bansa po kayo, iba po yung price noon. Ito pagka Philippine Code po, 5,500. Yung 1,000 po rito, automatic na po nakapasok sa mutual fund investment. Ano? So magkano yung binayaran mo? So 5,500, yung 1,000 nakapasok na sa investment agad. Ganun po kagaling si IMG. And then, access to stock online trading platform. At sa pamamagitan ni Mitre, nagkakandag din ito ng mga investment guidance and seminars, no? Also therapy, defeating pain, may mga problema tayo, defying AIDS, yun. Meron dito yung mga discounts dito, no? Domini tools, kung gawin mo yung business side ni IMG, meron tayong Domini tool na magagamit. Ito yung digital marketing tools. Napakalaking tulong po nito. And then, sa mga discounts, save money on your non-life insurance. So, kung tayo may mga sasakyan, gusto natin magkaroon ng travel insurance, fire insurance, personal accident, van, marine cargo, and so on and so forth, meron din po tayong discounts dito. And of course, itong number 16, members discounts sa mga real estate company, no? Kung gusto natin bumili ng bahay or condominium from these companies, meron tayong discounts. Hindi kaya, meron tayong mga kamag-anak, kapatid o kakilala na gustong kumuha ng properties, refer lang natin dito, meron tayong commission. So, heaven of infinity, magandang investment din ito kasi almost yearly tumataas ang value po. Pwede na sa Lipa, Batangas, investment lang po. Itong 18 to 21, ito po yung mga online courses na magagamit natin sa ating sa ating trabaho, no? Sa ating buhay, sa ating business, sa kung ginawa mo yung business side ng MG, napakalang tulong po nito. Number 22, explosive discount sa tuition fee and courses fee sa informatics po ito, no? Ito Everest, ito ay Memorial Concert Services, ano? Just in case meron tayong kamag-anak na kinuha ni Lord. Tawagan lang po natin ito, huwag po natin ipagawa kalaw yung bangkay, sila na pong bahalang makipag-coordinate doon sa pinakamalapit na purinarya sa ating lugar at magkakaroon tayong discount. Ito pong binibigay tayong discount po, ha. So Asset Preservation Services, service number 24, kung meron tayong mga properties na gustong paggawa ng last will and testament, gano'n, meron tayong discount dito. Auto program also, meron tayong discount, napakalaki. Exclusive product and services ayon sa mga Globe yan, ay sa mga telcos. Sa rewards naman, be in the financial industry. Own a business, become a financial educator, kagaya po ng ginagawa ko. On the system, on your own time, tulong sa family at the same time, kumikita ka. Po. And of course, kapag ginawa mo yung business idea IMG, you can travel around the world. So sa ngayon lang, dahil may COVID, tigil muna itong mga convention sa iba-ibang bansa. Dati-dati, nagkaroon na rin po ng convention dito sa South Korea. And then, world-class recognition. So itong pins, para sa mga marketing directors, watch, sa mga isimbing, ring, sa mga matataas na position na po ito. And at the same time also, kapag ginawa yung business side na MG, meron kang free HMO coverage. Specific po ito, guys, para sa MD, English executives, and so on and so forth. Ano? Malalaman natin yan kapag member na tayo na MG. Yun, kapag member tayo na MG, meron tayong login details, meron tayong portal. So, mabubuksan natin ang ating portal at makikita natin ito. Ito po yung itsura ng portal natin. Ano? Nakalagay na rito yung ilan sa mga benefits natin. Ano? So guys, kung kayo po ay may mga tanong, pwede nyo po akong tawagan or message. Meron din po akong FB page, Ipon at Pangarap. Ito naman yung Gmail ko. Ano?
So sana guys, may natutunan po kayo doon sa mga doon sa topic po natin, no? Sana makatulong sa inyo para mapaghandaan natin ang ating kinabukasan, ano? Ating retirement, di maging pabigat sa pamilya. Sana malino po ang lahat, no? So that's the end of my presentation, guys. Once again, sinasabi ko po na education without application is just entertainment. So kung tayo pa may knowledge, or kung gusto niyo pa pong ma-enhance yung knowledge ninyo about sa financial literacy, huwag po kayong mahiyang mag-message sa akin, ano? Pwede niyo akong i-message rito, pwede kayong tumawag, pwede rin please guys, please like din po sa aking FB page, ano? Ipon at Pangarap. So from this, mula rito, no? That's the end of my presentation. Once again, maraming salamat po. O nga pala, doon po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, EJ's Financial Vlog, sana po guys, subscribe kayo para po ma-inspire din po ako at marami pa po tayong ma-inspire, matulungan mga kababayan natin, mga Pilipino, sa mga panig ng mundo, ano, para malaman ang kahalagahan ng financial literacy. So once again guys, maraming salamat. Sana you can share also this video sa inyong mga kababayan, sa inyong mga kaibigan dyan kung sa amang parte ng mundo, ano, para po malaman po nila ang kahalagahan ng financial literacy. So to God be the glory. Maraming salamat po. God bless.